pinagpupunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kalooban manuot ng pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang inyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias.
Panginoon, ako iyong hinikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng bala na. Maghapon silang nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan pagkasira, pinagtatawanan nila ako, inuuyam, sapagkat ipinahahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong lilimutin ko ang Panginoon at di na sasambitin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto, hindi ko na kayang pigilin ito. Hirap na akong magpigil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw, yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuwaryo, sa lugar na dakong banal. Ikaw rooy mamasdang ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwi na ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway sa iyo lang manghahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtas ay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Iaalay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakakalugod sa Kanya at talagang ganap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sa'yo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, "Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo." Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabi, "Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Atin pong papurihan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin. Mga kapatid, kapag tayo po ay merong minamahal, ang gusto po natin sa ating minamahal ay siya ay laging nasa ayos na kalagayan. Tama po ba? Kapag meron kang minamahal sa buhay, ang gusto mo na yung minamahal mo sa buhay, maayos ang kanyang kalagayan. Kaya nga po, di ba, kapag meron tayong minamahal sa buhay, naaalis ng bansa upang magtrabaho, anong sinasabi natin sa taong ito? "I wish you well." Dahil gusto natin, nasa panatag siyang buhay. At marahil, ganun din tayo sa isa't isa. Gusto natin ang bawat isa sa atin ay nasa maayos na kalagayan, maayos na lugar. At yan din ho marahil ang kagustuhan ni Pedro para kay Jesus. Sa ating ebanghelyong napakinggan para sa araw na ito, sinabi ni Jesus sa pasimula ng ating ebanghelyo, siya ay tutungo sa Jerusalem. At alam natin kung anong meron sa Jerusalem patungkol sa buhay ni Jesus. Sa Jerusalem, doon siya magpapakasakit. Doon siya mamamatay sa krus. Doon siya ipapako sa krus. Sa madaling salita, mahirap na buhay ang tatahaki ni Jesus sa Jerusalem. Kaya anong sabi ni Pedro sa kanya? "Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo." Di ba naman ho, tama naman yung sinabi ni Pedro? Mahal niya ang Panginoong Jesus. Sinasabi niya kay Jesus, "Huwag naman hong ipahintulot ng Diyos. No? Huwag naman ho sanang mangyari iyan sa inyo." Dahil ang kagustuhan lamang ni Pedro, si Jesus ay maging maayos ang landas
maging maayos ang kanyang kalagayan sa buhay. Pero tila nakakagulat ng sagot ni Jesus. Ano ang sagot ni Jesus kay Pedro? Lumayo ka, Satanas. Marahil magdadalawang isip tayo, bakit kaya nagalit ang Panginoon? Bakit kaya ganun na lamang ang sinabi? Maayos naman ang sinabi ni Pedro. Dahil marahil sa araw na ito, may tinuturo sa atin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Meron siyang isang bagay na ipinapaalala sa atin. At alam niyo po kung ano po iyon? Na sa buhay nating ito, alam natin na hindi ito magiging madali. Ang buhay sa mundo ay hindi madali. Ang buhay sa mundo hindi ganoon kadali. At sana ho ito yung maalala natin sa araw na ito. Kasi ho aminin ho natin o hindi, maraming pagkakataon, lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon, na ayaw na nating mahirapan. Ayaw na nating maghintay. Kaya nga ang gusto natin lahat ngayon, mabilisan. Gusto natin lahat ngayon, madalian. Pansinin po ninyo, ang mga kabataan dati, kapag meron silang assignment sa school o kaya may research sila, saan ho sila pupunta? Sa library. Kapag may report sila, kailangan pa nilang isulat saan? Sa Manila paper. Naalala niyo ho yun? Diba? E ngayon, ang kabataan, ano pong ginagawa? Uupo lang. Na-type lang sa Google. Kapag hindi pa nahanap doon sa Google, ang sama-sama pa ng loob. Dati ho, kapag nanliligaw ang isang binata sa dalaga, ano ang ginagawa ng binata? Mag-iigib ng tubig, haharana, magbibigay ng bulaklak, ng tsokolate, di ba ganyan ho? E ngayon, text lang, mag-asawa na. Dahil gusto natin ang mundo madalian. Gusto natin lahat mabilisan. Kaya hindi natin napagtatanto na parte ng buhay natin na maghirap. Na ang buhay tila hindi madali. Ito ho, lagi ko itong pinapaalala sa mga magulang eh. Kasi ho, minsan napapansin ko, kapag ang nanay o tatay tinawag yung kanilang anak, o anak, kain na tayo. Bumaba yung anak sa pagkainan at nakita nung anak yung kanilang ulam, ang sasabihin nyo sa nanay at tatay, Mommy, Daddy, ayoko ng pagkain. Yung nanay matataranta. Gagawa, hahanap ng paraan. Ibibigay kung anong gusto ng anak. Pero minsan dapat mga magulang, minsan dapat tinitiis din natin yung ating mga anak. Kapag sinabi nilang ayoko ng ulam na yan, sabihin mo, sabihin ho ninyo, yan lang ang ulam na meron tayo. Wala rin naman ho silang magagawa, kakainin din nila ho iyon. Kaya ho siguro, sa panahon natin ngayon, napakababa minsan ng tolerance natin sa hirap dahil gusto natin madalian. Pero parte ng buhay ang paghihirap. Dahil sa kabuuan, kahit si Jesus, naghirap.
ang mundo, ang buhay ay hindi madali. Kung hindi madali ang buhay, tandaan natin sa mga oras na tayo ay nahihirapan, yan din ang mga oras na tayo ay natututo. The greatest lesson in life are being taught to us in hard ways. Ang mga turo sa ating buhay, mga natututunan natin yan sa mga pagkakataon na tayo ay nahihirapan. Kaya nga ho, minsan sa buhay natin, tandaan, tingnan ho ninyo, bakit nga ba tayo lumakas na harapin ang mga problema sa buhay? Dahil napagdaanan na natin yung mga hirap. Bakit tayo nakakalagpas sa hirap ng buhay? Dahil tayo mismo naranasan na natin ang maghirap. Sa mga pagkakataon na tayo ay naghihirap, yan din yung mga pagkakataon at oras na tayo ay natututo. Alam niyo ho, nung seminarista ho ako, no? Nung high school seminarian ho ako, ang isa ho sa pinakaayaw kong subject, Latin. No? Mahirap po yung Latin eh. No? Kaya ho, kapag Latin na, kinakabahan ako. At isang beses ho, hindi ho ako nakasagot doon sa recitation. Ang sabi ho sa akin nung pari na aming teacher, sabi niya, Paul, better go home and plant kamote. Buwi ka na lang, magtanim ka ng kamote sa bahay niyo. Galit na galit ho ako doon sa teacher na yon. Pero dahil ho sa hirap nung subject na yon, nagsikap. E pagdating ko ho ng college, may Latin ulit. At nasabi ko ho, kung hindi ho dahil sa teacher ko nung high school, mahihirapan ulit ako sa Latin nung college. Kaya ho nung namatay ho yung professor, pumunta ho ako sa kanya at sinabi ko, doon sa kanyang pinaglalagyan nung siya ay namatay na, sabi ko, Monsignor, pasensya na ho ah. Kasi ho nung high school ho kami, ang dami-dami naming sinasabi sa inyo, kulang na lang isumpa namin kayo. Pero kung di ho dahil sa pagtitiis nyo sa amin, sa paghihigpit nyo sa amin, hindi ho kami matututo. Kaya sabi ko sa kanya, salamat po. Mga kapatid, may kanya-kanya tayong karanasan ng paghihirap. Pero yung karanasan natin ng paghihirap na ito, ang tunay na magpapalakas sa atin. Yung mga karanasan na ito, diyan tayo tunay na natututo. Nawa, mapagtanto natin sa araw na ito na ang buhay ay hindi madali. Kasama sa buhay ang pagsasakripisyo, kasama sa buhay ang paghihirap, kasama sa buhay ang pagsubok. Pero tandaan din natin na hindi habang buhay may pagsubok. Dahil sa bawat pagsubok na naranasan natin, tandaan natin na laging may naghihintay na tagumpay, pagpapala at biyaya mula sa Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo
iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroona ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama, na sa pamagitan ng krus ni Jesus ay makamtan natin ng malwalhating kaharian sa langit. Buong pananalig nating idalangin, Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, patuloy nawang magningas ang iyong salita sa kanilang mga puso upang ito ang maging inspirasyon nila at lakas. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, turuan mo nawa silang magmasid, magpasya, at kumilos ayon sa iyong pananaw, at hindi ayon sa batayan ng mundo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa may mga sakit, mga naghihirap, mga nasa bingit ng kamatayan, at sa lahat ng dumaraan sa mga pagsubok ng buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa mula sa kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa mga binyagang Kristiyano, turuan mo kaming mamuhay ng payak at nagsasakripisyo upang maging mabuting katiwala at tagapangalaga ng buong sanglilikha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Ama, tinanggap namin ang kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ng pagkapakasakit ni Jesus na aming Panginoon. Makatagpo nawa kami ng kapanatagan at pag-asa sa hiwaga ng krus. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ay ang Diyos sa'yo.
si tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming banal, Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin. Bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasumayin, niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak. At kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad na pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Diyos Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaitulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service sa darating na September 7, Webe sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan, sa nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa, humayo po kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Turn on floor ang formation.